Pag-usapan na ang pag-phase out o pagtanggal ng mga nakilala ng hari ng kalsada dito sa Pinas, ang mga tradisyonal at lumang mga jeep. Papasok na kasi ang tinatawag na electronic jeepney o e-jeep. Kaya ang mga chuper, ayan, nagwewelga sa kalsada. Paano naman daw sila? Don't worry, June Kalinisan to the rescue. Ang jeepney driver na ito naka-invento ng modernong jeep na hango pa rin sa tradisyonal na jeepney. Presenting Pinoy Jeep version 2.0. Hindi ako agree sa pag-phase out na jeepney. Because first of all, ito yung nakasanayan natin as a student. Ito yung mas nakasanayan namin transportation ko. Ako nakapag-decision na ako eh. Pagpapalitan ng bago, uwi na ako sa probinsya. Yan ang ilan sa mga hinaing ng mga tsuper at pasahero. Ang pagkakaintindi rin nila na lalapit na ang itinakdang araw ng phase out ng mga lumang jeepney sa bansa. 2016, bago matapos ang Administrasyong Aquino, nagkaroon ng proposal ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para masolusyunan ang traffic sa Metro Manila. Kabilang sa kanilang plano, ang pag-alis sa mga 15-year-old na unit na jeep at palitan ng mas malaki at mas maluwag na minibuses. In-extend pa ito hanggang 2017 para mapaghandaan daw ang pagpasok ng mga mas modernong public jeepney. 2016 nga, pumasok na yung Duterte administration. Akala namin walang phase out. Nagbigay kami ng mga sulat sa Malacanang na proposal at sa DOTR, sa LTFRB. Subalit ang lahat ng yan ay inignore, hindi pinansin. Hanggang sa humantong na nagwelga pa tayo ng October 17, 18 noong 2017. At doon nagsalita si Digong na mga magkandagutong kayo, mga matay kayo, wala kang pakialam. At the same time, sinabi din niya na iskarapit kayo. Ibasura! Pero mas tumindi ang sigaw at panawagan ng mga tsuper sa kalsada. Nais nilang pigilan na ang pag-phase out sa kanilang mga pampasada. Ang program daw ng PUJ Modernization ay labag sa mga mahihirap at lalo silang malulugmok sa utang at kahirapan sa buhay. Ngayon, itinutulak na doon sa mga private and financial entity na banko na 12% per annum ang interest. Kung dati 6% hindi makabayad, di hamak na 12% itong mga private financial institution, lalong hindi makabayad, lalong mababaon sa utak, magkakandalugi. Ang layunin ng jeepney modernization program sa Administrasyong Duterte noon ay baguhin ang kanilang franchising system. Dito'y babaguhin din ang mga rota at tuturuan ang mga tsuper sa mas ligtas na biyahe at mas paiigtingin ang implementasyon ng Philippine Clean Air Act. Ang konsepto po kasi ngayon, pag sinasabi nilang modernisasyon, would be phase out. Malayo-malayo po yan. Isa lang po yan sa 10 aspeto ng isang modernisasyon, which would come at a later date, about 3 years to 4 years from now po. Nakailang beses na ang pagpapaliban ng planong phase out hanggang umabot na ito sa Administrasyong Marcos. Mahigit 200,000 mga tsuper at operators ang mawawala ng pangkabuhayan kung matutuloy ang jeepney phase out. At ang mga pasaherong mga estudyante at manggagawang maliliit lang ang sinisweldo ay pwede ring maapektuhan. Mabibigatan daw sila sa magiging pamasahe sa mga minibus at electronic jeeps. Paglilinaw naman ng LTFRB, hindi phase out, kundi modernization ng mga jeeps ang isinusulong ng gobyerno. Ang
gusto nila ay sumali sa kooperatiba ang mga operators para nga naman daw mas madali silang makakapag-loan at makakabili ng mga bagong unit. Because of effective fleet management, dahil ho pinagsanib-sanib na ho namin sila sa isang kooperatiba o sa isang korporasyon po, maximize ho ang profit ng mga tao. Less traffic and then more profit. Pero para sa maralit ang operators at chuper, mas ikakalubog daw nila kung sila pa ay uutang. Hindi lang natin maintindihan anong klaseng pamamahala kung yung gobyerno, dapat ang tinitingnan niya talaga yung kapakanan ng mamamayan niya. Unit ng minibuses, matataas na interest loans at ang pagkawala ng mahigit 8 dekadang tradisyonal na jeep na tinaguri ang hari ng kalsada. Yan ang mga daing ng mga chuper operators at maging ng ilang mga pasahero. Imbensyon ng pinagsamang tradisyonal at modern jeep. Sagot daw sa jeepney face out. Sa 1.5 naka-aircon siya. Pero yung kanilang 2.8, naka-aircon din yun yung minibus. Pero itong jeep na ganito, 1.5, naka-aircon. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Yan ang mga daing ng mga chuper operators at maging ng ilang mga pasahero. Pero huwag nang mag-aalala dahil daw may isang local manufacturer ang to the rescue. Siya si June Kalinisa ng Malvar, Batangas. Ang nakabuo ng mas mura pero pasok sa Philippine standard na Pinoy Jeep version 2.0. Dating chuper at namamasada sa iba't ibang sulok ng Maynila, kaya ramdam niya ang hinanakit at bigat na pinapasan ngayon ng kapwa niya driver. Nagawa ako niyan, tapos sinakita ng ibang mga driver sa Maynila. Kaya sabi nila, tinanong sa'yo ng presyo kung magkano. Sabi, ay dito kami, gawa ng presyo. Ang presyo halos sihatian eh. Kaya siguro, kaya ko silang tulungan niyan sa presyo para mapababa natin. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero diskarte sa kalsada ang kanyang pinairal. Nang siya ay makapag-ipon, pumasok sa eskwelahan at kumuha ng kursong automotive. Ang mga karanasan sa kanyang mga biyahe at natutunan sa eskwelahan ang naging daan para makabuo ng sinasabi niyang solusyon sa problema ngayon sa transportasyon. Sa 1.5, naka-aircon siya. Pero yung kanilang 2.8, naka-aircon din yun yung minibus. Pero itong jeep na ganito, 1.5, naka-aircon. Ay, masukay po, Ari, lalo na pag nakakasira. Ay, pag nasira yung matagal maayos. Ay, rin naman na, oras lang. Pag ito'y nasiraan ka ng kahit anong masira sa'yo dyan, isang oras, dalawang oras, tapos na agad. Makakatakbo ka na agad. Nasa 12 modernized jeep na ginawa ni June ang pumapasada na ngayon sa Batangas, Laguna, Alabang at Pasay. Takaw atensyon pa nga sa mga pasahero ang kanyang mga binuong jeepney. Mas maluwag at presko. Wala na rin makikitang nakasabit sa istribo dahil sa sarado na ito at sa gilid na ang magiging pasukan.
Higit sa lahat, mas mura ang singil kaysa sa mga minibus. Mas maganda to kasi maliwala siya. Kaysa dun sa minibus, parang ang sit niya kasi bago siya makapuno, bago makaalis, o ano na, maano yung mga tao. May stress na. Malawak sa maluwan sa kiyon. Pwede sa lumang ganito, sigipat sa loob. Naanin mo nga po yung modern jeep na aircon-ado or bago kung yung culture ng Pilipino is hindi naman na-adapt. May panawagan lang ang asawa ni June sa gobyerno. Sana po mapansin ng gobyerno ang lahat ng pagsisikap ng aking asawa na makapagbigay tulong din sa aming kapwa, mga driver at operator na mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon din ng modernized na jeep na kagaya ng aming ginagawa. Sana naman po dumating din ang panahon na mas bigyan pansin ang mga local manufacturer na kagaya namin dahil ito lang po ang buhay namin. Dito kami nabubuhay at dito din nakasalalay ang buhay ng iba pang maliliit sa lipunan. Kaya sana po huwag nyo kaming kalimutan. Mahaba-haba pa ang takbo ng biyahe sa usaping modernisasyon sa transportasyon. Kaya't dapat habang wala pa sa patutunguhang destinasyon, subukan muna ang mga alternatibong abot kamay ng mas nakakarami. Walang masama kung susubukan, di ba? Lalo na kung nagtutulungan para sa ikauunlad ng lahat ng mamamayan. Magandang sama-sama. Change is good. If change for the good. Lalo kung sa biyaheng ito ikukonsidera ang tinaguriang hari ng kalsadang Pinoy, ang Pinoy Jeep na pwedeng maging version 2.0. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.